Yo, what's up guys? What's up mga daddies? What's up mga babies? At nagbabalik po ang Batang Makulit. Pero ang Batang Makulit, di po natin siya kasama ngayon dahil mahalaga at importante po ang pag-uusapan natin. So yun, kung bago lang po kayo sa aming channel, don't forget to click subscribe, hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng Batang Makulit. Like and follow na lang din po nating Facebook page, Baby Francesca Vlogs. So yun, for today's video mga daddies ay pag-usapan natin yung release date ng October 2021 second batch ng mga SS pensioners. At the same time kung bakit nga ba hindi na kailangan mag-comply ng mga retiree pensioners sa AKOP. So yun, umpisahan natin. So yun mga daddies, mabilis ang update lang naman to para sa release date ng mga second batch SS pensioners natin para sa month of October 2021. So yun mga daddies, medyo good news dahil mas maaga ng isang araw yung release date ng mga second batch SS pensioners natin para sa month of October 2021. Dahil ang release date po ng inyong SS monthly pension ay supposed to be October 16, 2021, Saturday. Kaso nag-fall po siya ng weekend. So automatic po, marirelease po ang inyong SS monthly pension ngayong araw, Friday, October 15, 2021. Dahil based nga din po sa release date ng SS monthly pension, kapag ang inyong pong SS monthly pension ay nag-fall ng weekends, holiday, automatic marirelease po ang inyong SS monthly pension sa araw ng working days bago mag-holidays or weekends. And sino-sino nga po ba yung mga second batch SS pensioners natin? Sila po yung may DOC or date of contingency ng 16 after end of the month. At ang release date po ng inyong SSS monthly pension ay every 16 of the month. Pero yun nga lang, ang start nga lang po ng crediting ng inyong SSS monthly pension ay every 4 PM onwards. So dahil medyo late na po yung 4 PM, may mga SSS pensioners po tayo na makaka-receive today, October 15, 2021. Pero expect nyo na kung hindi po kayo naka-receive ay by tomorrow. Pero wag po mabahala, kahit Saturday po bukas ay nagki-credit pa rin po ang bangko kahit weekends. So yun mga daddy, sa bago ko po tapusin tong video na to, ito po yung sagot sa mga katanungan ninyo kung bakit nga ba hindi na kailangan mag-comply ng mga SSS retiree pensioners sa ako. So panoorin niyo to mga daddies. Annual confirmation overview lang po ay isang paraan ng pag-check natin doon sa mga tumatanggap po ng pension. Katulad nga po ulit ng ano mga type ng pension po ang tinatanggap? Retirement pensioners, pero ang required po naman is yung mga retirement pensioners na naninirahan abroad, yung retirees na natin na nasa abroad. Tapos yung mga survivor pensioners po natin, lahat yun, nasa Pilipinas man or nasa abroad, required silang mag-comply. Yung total disability pensioners natin, yun din. Kung nasa abroad ka man or nandito ka sa Pilipinas, required ka mag-comply. As well as yung mga guardians at saka yung dependent po ng mga pensioners po natin. Yun, yun ang gusto kong maklaro at iparinig sa mga pensioners natin, Ma'am Joyce, diba? Hindi lahat po ng retirement pensioners, lalong-lalo na yung nasa Pilipinas po, ay required na yes, mag-ako, no? Ulit, specify po natin, sinong retirees po ang dapat mag-comply sa ako? So, ang mga retiree pensioners po natin na nasa Pilipinas ay hindi po sila required to comply sa ngayon po, dun sa ano natin, existing na policy natin sa AKOP. Pero, kung ang retiree pensioners po natin ay tumatanggap ng dalawang pension, kung isa kang retiree pensioner at saka survivor pensioner ka, tumatanggap ka ng pension sa nasira mong asawa, required ka pong mag-comply as survivor pensioner. Ayun, yun. Klarong-klaro. At ang required talaga na mag-AKOP ay ang mga retirees or retirement pensioners from abroad. Abroad, yes po. Abroad. So, sa mga members, no, yun po, klarong-klaro, no, ang mga nire-require lang po ng AKOP na tumatanggap ng retirement pensioners po ay mula sa abroad. Pero kung ikaw po ay tumatanggap ng retirement pension at the same time, ikaw ay survivor pensioner po, yun, automatic po, required ka mag-comply ng AKOP dahil ikaw ay isang survivor pensioner. Tama yes po ba, Ms. Joyce? Yes, ma'am. Okay, kailan po ba... Ma'am, sorry.
Baka tanungin po kasi nung iba, bakit yung mga retiree pensioners natin na nandito is hindi sila required to comply? Bakit po yung mga retiree abroad nagko-comply? Yung mga retiree pensioners po kasi natin na residing in the Philippines, meron po verification process na ginagawa po si SSS para doon po. Ayun. Kaya yung mga retirees natin, mga pensioners natin na tumatanggap ng retirement pension dito sa Pilipinas, stay put lamang po, mag-monitor lamang po kayo ng mga programa dito sa ating official FB page, ang Philippine Social Security.